Ayun, welcome back no ulit sa ating YouTube channel po mga kababayan. So yun, salamat sa Diyos ay nakabalik na po ang ating mga seafarer na kasama po dun sa mga binomba ng Houthi, no? No? So 21 po na mga seafarer ang kasama sa mga binomba po ng Houthi, no? So isa daw po dun ay patay mga kababayan. So condolence po no sa kababayan natin, sa pamilya niya na iwan. So 21 po ay nakauwi na po sa Pilipinas. So ito kasi mga kababayan, nakarang ano po, nung nagsalita po ang ating mahal na Pangulo, ay binatikos ng mga anti-Marcos. Bakit daw nagsasalita pa si PBBM? Bakit nagpahayag pa daw siya? Hindi action. Alam niyo po, bago ho nagsalita si PBBM, inatasin niya na lahat ng mga ahinsa sa gobyerno na matulungan na makauwi kagad itong ating mga kababayan, seafarer, na biktima ng pagbomba ng Houthi o pag-hijack ng Houthi ng kanilang barko na sinasakyan. Kabilang nga doon ang isang kapitan mga kababayan. So, ayan na po mga kababayan. Nakauwi na po ang 21. So, yun nga lang, may isa po na namatay. May action kaagad ang ating mahal na Pangulo bago siya nagsalita. No? Inatasan niya na yung ahensya ng gobyerno lahat na makakatulong para mapabilis ang pag-uwi ng ating mga seaman. So ayan na po mga kababayan, kakauwi lang. Kakarating lang dito sa Pilipinas. Oh? Tapos sasabihin ninyo kung ano-anong binato nyo na paninira sa ating mahal na Pangulo. Kung ano-ano daw sabi pa nila. Dami pa daw salita. Kung kay Duterte daw yan. Ano ka agad yan? Makakauwi ka agad? Ano yun? Mga kababayan, wala ng proseso? Uwi ka agad? So ginawa naman ng gobyerno yan. Ginawa ni PBBM yan. Siyempre mga kababayan, kailangan pa natin makapag-coordinate sa bansa kung saan po nangyari yung mga insidente. Diba? O, ayan na po mga kababayan. Napakabilis lang. Kailan lang po. Mukhang kahapon lang po tayo nag-content pero ngayon nandito na sa Pilipinas. So kahapon lang po natin in-upload yun ng gabi pero ngayon nandito na sa Pilipinas. Ganong kabilis ang aksyon ng ating mahal na Pangulo. 21 na Pinoy seafarer pabalik na sa Maynila. Naaalala ang pagsubok. Ayan, siyempre mga kababayan, parang ano yan eh. Masamang alaala yun sa kanila kasi siyempre. Pero yun yung mga kababayan. Ang mga ganong trahedya, talagang mahirap kalimutan. No? Yung mga ganyang trahedya. O kaya ginawa kagad ng ating mahal na Pangulo, makauwi kagad sila para makasama nila ang kanilang mga pamilya at para makalimutan yung masalimuot na nangyari sa kanila. At ayon dito mga kabayan, ito nagkakagulo na ang mga DDS mga kababayan sa rally ho nila sa Pampanga, ha? Pinanatan ni Basti Duterte ang kanilang kaalyado na si Bongo. Ano kaya ito mga kababayan? Ito ba isa na naman sa mga palabas nila? O talagang aayaw na si Bongo sa DDS? Kasi kung tutuusin naman po mga kababayan, may kanya-kanya tayong karapatan, may kanya-kanya tayong desisyon. Kahit ako, mga kababayan, kung ayaw ko sa ginagawa mo, siyempre, aayaw ako, mga kababayan. Ganun din yan si Bongo. May sariling desisyon yan. Hindi mo dapat na kung anong gusto mo, gusto hindi ni Bongo. Eh, hindi ganon, mga kababayan. Kaya tama lang, kung ano man desisyon ni Senador Bongo, siya lang nakakaalam nun, mga kababayan. Subalit, parang tingin ko dito ay baka mamaya palabas lang ito para, siyempre, mga kababayan, mag-i-eleksyon na. No? Baka mamaya, ay ito'y isa na naman sa mga, alam nyo naman, mga ganitong strategy talaga, magaling ang mga Duterte dito. No? Mga ganitong strategy. Away-away, ganyan. Pagdating ng eleksyon, friend na ulit. No? Baka ganito yung mangyayari dito mga kababayan. Kaya away-away muna ngayon, pagtapos ng eleksyon, bati-bati na. No? So ito mga kababayan, pakinggan nyo po yung mensahe ni Basti Duterte sa kay Senador Bongo ito. Ikaw, Bongo,
okay. Kumpare, taga. Ah, kumpare. Pero kung alam ko lang pala... Anong alam? Na... Na ano? Magkakaganito... Ang alin? Ano? You know, the, yung mga tao... Oh. Yung mga boto, yung nagboto kami, mga tabawin. Ah, yung nagboto sila. So, parang sinisinila na nagsisisi sila na binoto nila si Bunggo. So, ngayon lang sila nagsisi? Kung hindi sumama si Bunggo sa kanila? Ganun ba yun? Nako, ito pahingin pa natin. Ito kami sa imo hapo. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Ay. Mas napabilib pa ako. Ano kaya yung ginawa ni Bunggo, mga kababayan? Bakit ganito na lang po ang galit ni Basti Duterte kay Senador Bunggo? Grabe, nakakaiyak naman ang kwento nito. Kumpari pala eh. Kumpari pala ito, mga kababayan. Kumpari pala niya si Bunggo. Ayan, tuloy natin. Nitong si Risa Contiveros kaysa ni Bong. Ay! Grabe. Napabilib pa daw siya kay Risa Contiveros kaysa kay Senador Bunggo. Alam niyo po ah, sa akin mga kababayan ah. Si Bunggo po, mga kababayan, sa nakikita ko po ah, sa akin lang po na ano, si Bunggo po ay maraming natutulungan din yung kanilang malasakit center, yung pagtulong ni Bunggo, na marami din siya natulungan. Pero hindi ako naniniwala doon na believe sa kay Risa Contiveros. Nako. Galit ka lang kay Bunggo eh. No? Tuloy natin. Kasi ever since talaga, nasa previous administration, yung previous administration, okay. Kalaban yan hanggang ngayon consistent yan at di talaga natatakot yan. Kasi si Ma'am Risa Contiveros, di ba, noon pa, nung panahon pa ni Pangulong Duterte, ay talagang tumitira na yan kay Duterte. O anti-Duterte yan. Hanggang ngayon, anti-Marcos pa rin siya. Kumukontra pa rin siya kay Pangulong BBM. Kaya, idol niya si Ma'am Risa, si Senador Risa Contiveros, dahil kahit sinong administrasyon, basta hindi dilawan, pinklawan, ay kinukontra ni Risa Contiveros. So, idol niya na yon. Ganun na yon. Yun lang ba yung basihan? Pagka ang pagiging idol mo? Ayaw mo ba yung mga idolo mo, yung mga bawa, ayaw mo ba kay Senador Robin Padilla? Yan, artista yan. Iduluhin mo naman yan. Ha? Tapos, ayaw mo ba yung mga senador na talagang gumagawa ng trabaho nila sa bayan? Yan dapat yung iduluhin mo. Ha? Okay naman, si Ma'am Risa, tuli, ako naman eh, basta sa gobyerno nagtatrabaho, okay, kasi wala na tayong magagawa eh. Ginusto ng taong bayan yan, nakaupo na siya, hindi, suporta na lang natin para sa bayan. Diba? O, play natin ulit ito. You know, maglalagay tayo ng mga... Ano, maglalagay ba ng another Bunggo? Ano ba? So, yan mga kababayan, nagkakagulo na nga sila. So, akin ha, sa akin mga kababayan, ha, sa nakikita ko dito, parang unti-unti na nabubuhag yung mga DDS, ano? Unti-unti na nagkakalasan itong mga supporter ng mga DDS. Kasi alam nyo po, no, mga kababayan, ang atin mahal na Pangulo, actually, wala talagang binabatong paninira si Pangulong BBM sa kanila. Si PBBM naman ay patuloy lang sa kanyang trabaho. No? May narinig ba tayong paninira galing kay PBBM na siniraan niya ang Duterte? Di ba wala po, mga kababayan? Eh, sila lang naman po talaga yung nagsasabing bangag, addict, resign PBBM, hindi ka karapat dapat na maging presidente. Diba? Yan ang sinasabi nila palagi. Pero yan ang sila-sila na nagkakagulo. Kasi siyempre mga kababayan, kapag ang isang tao wala hong ginagawang masama, inaangat yan ng Panginoon. Pag ikaw yung tao na gumagawa ng masama, ay lalabas ho ang katotohanan kahit anong tago mo yan. So yan lang po mga kababayan. No? Basta tayo, buo ang suporta, buo ang paniniwala natin sa gobyerno na muling paunlari ng bansa natin. Thank you so much at magandang araw po sa inyo lahat. Hanggang dito na. Thank you.